What's up mga idolo? Welcome back to my channel. And today's video is all about the continuation ng ating pure copper comlink. So ngayon mga idol, so bali ito yung another test na naman sa ating comlink na pure copper UTP cable. Okay, bali ito yung previous video natin sa comlink na pure copper versus non-pure copper na outdoor UTP cable. So nagsindi tayo at nagtest tayo, binalata natin ang dalawang UTP cable at na tunghayan natin na mas matibay pala si link. So ngayon susubukan natin si comlink sa 100 meters. Magkaka tayo ng around 100 meters na UTP cable na pure copper comlink at subukan natin siyang i-speed test sa 100 meters kung ganun pa rin ba yung speed na makukuha natin. Alright, so ano pang hinihintay natin? Let's go mga idol. Okay, ito na yung comlink natin na i-test ngayon. So magkaka tayo, kukuha tayo ng 100 meters. So ito yung mga gamit natin at let's go, game na. Alright. Okay, ito na po yun, ang 100 meters na nakat na natin. So, ito na siya, naayos na natin. At i-crimp lang natin to. After natin ma-crimp, subukan natin i-tester using LAN cable tester. So, pag okay na, saka natin i-sasalang at mag-speed test tayo doon sa laptop. Alright, so let's go. Crimp lang tayo and after ma-crimp, ito na siya. Iti-tester natin. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay na, okay. So, alright. So, napanghinintay natin. Ito na po yung source natin ng internet. At itest na natin siya. Kung talagang makakuha tayo ng magandang speed. Kahit ganun pa man sa haba ng UTP cable na to, 100 meters. So walang daya to mga idol. So ginawa natin to para matest at masubukan kung talagang maganda ba yung hataw ng speed ni pure copper na comlink na UTP cable, even though ganun na siya kahaba, 100 meters. So bali ititest natin siya sa 100 meters and then bali sa next video natin ititest natin siya uli sa 150 meters. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ni pure copper na UTP cable. So sa ngayon, ito na siya. I-test na natin 100 meters UTP cable. Ang ating ito, may internet na yung laptop natin. So nakakuha na tayo ng internet. So walang daya to, walang bias. You know, so 100 meters talaga to na UTP cable. Comlink outdoor. So alright, ito na siya mga idol. Subukan na natin siyang i-test using speed test Okla. Alright, so ito na nga, let's find out. So bali yung source natin ng internet PLDT, yung speed natin nasa mga 70 to 100 Mbps lang po. So ayun, humataw nga siya 90. Okay ah. So wala akong masabi. Oh, umabot pa ng 99, oh. So, tama lang to. Kasi nasa 100 Mbps lang yung speed ko ngayon sa oras na to. So, ayun. 94 Mbps yung download at saka yung upload. Let's find out kung yun, 60 Mbps yung upload. So, hindi na masama. Ang ganda ng ping.
9 Mbps, so dalawang beses tayo mag-speed test. Speed test ulit tayo. Ayun, 10 ms yung ping. So ang ganda ng ping. Tumataw pa rin. 100 meters com length, pure copper, UTP cable. Speed test natin, 94 mbps yung download. At yung upload naman is abot ng 68, umabot pa ng 70 mbps yung upload speed natin. So hindi na masama. At 100 meters, nakakonect pa yung piso wifi window machine natin, kaya hindi tayo makaabot ng 100 mbps kumakain ng speed. Maraming kumakonect. Ayun, umabot pa nga ng 81 mbps yung upload. So ang lupit, ganito pala kalupit. Ang ganda ng upload ni Pure Copper UTP cable . So ngayon mga idol, kunin natin to at subukan nating i-test sa 2 meters lang na UTP cable using Ugreen. So let's compare kung pareho lang ba yung speed na makukuha natin. So gusto ko lang talagang malaman, gusto ko lang sa test na to malaman na kung pareho lang yung speed na makukuha natin. Kahit ganun na siya kahaba, 100 meters, kung same speed lang ba din ang makukuha natin using 3 meters lang na UTP cable. Ugreen to na mga 3 meters. Mga 3 meters lang to na UTP cable. Ugreen na flat wire. Flat cable na Ugreen ito. So ano dito, gigabit din to na UTP cable. So subukan natin i-speed test kung the same lang ba siya ng result ni Pure Copper. So ibig sabihin, pag same lang yung result ng ating UTP cable using Ugreen na 3 meters, ibig sabihin maganda ang bigay ni Pure Copper na UTP cable na speed. Walang pinagkaiba kahit ganun pa man kahaba na 100 meters. So alright, so ngayon subukan natin mag-speed. Let's go. Alright, ito na siya mga idol. Ayun, parehas lang ng ping, 9 ms, umabot siya ng 99. Ayun, hindi na masama, halos pareho lang mga idol. So kanina sa Pure Copper na 100 meters nakakuha tayo ng 94 mbps yung speed. Dito naman sa 3 meters lang na UTP cable using Ugreen na LAN cable, 96 mbps yung download. At saka yung upload, umabot ng mas mataas pa yung upload ni Pure Copper. So 56 mbps lang yung nakuha natin na upload speed. So okay, so conclusion, Pure Copper UTP cable com length, mas malupit pa yung upload speed niya kaysa kay 3 meters na Ugreen flat cable natin na UTP. So thumbs up, dalawang thumbs up ako dito sa ating Comlink Pure Copper UTP cable. So maraming salamat po sa inyong mga panonood idol, and next upload natin is 150 meters. So subukan natin si Pure Copper kung ganun pa rin ba yung speed na makukuha natin. So maraming salamat.